Guys, ano na dyan? Bago nyo kayo pagpatuloy ang panunood, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na ho kayo ngayon. At it's already 9 AM po at kakagising ko pa lang. Dahil ho kagabi ay medyo late akong natulog. Hindi kagabi guys. Kaninang umaga, mga launa, mga madaling araw. Dito ho ay wala akong schedule dahil hindi naman ako nag-work pa. So, nagbablog lang po ako para, alam niyo, kasi wala akong makakwentuhan dito, wala akong friends dito sa Poland. At kahit mayroon man ay hindi kami makakapag-chikahan dahil hindi ako marunong mag-Polish, guys. Siguro kung marunong sila mag-English, di mag-Englishan kami, pero hindi ho. Hindi ako masyadong lumalabas. Dito lang ako sa bahay, nag-i-study, nagbablog, nag-i-edit. So, yun ho ang aking ganap these days. At for today's video ho ay random lang, kagaya ng usual. Magluluto lamang ho ako for lunch. Magluluto ako ng broccoli. At kung napapansin nyo ho, ay medyo may kakaiba sa aking boses. Yun ho ay dahil sa aking sore throat. Kapag madaling araw ay sobrang lamig. So, ayun ho ang dahilan kung ba't ako nagka-sore throat. Kamusta na ho dyan sa Pinas? At by the way, ay gusto ko lang i-shout out ang aking mga friends. Si Ruela, gusto kong i-shout out si Ruela. Si Abby, na pinag-English ako. I will try to speak English dai kung makachempog dai mag-English ko dai kay nag-request kang ma-English ko. So ma-English ko eh. By the way, marunong ho akong mag-Bisaya, Ilonggo, kaunting Ilocano. At syempre English na rin at Italiano at nag-aaral ho kami ng Espanyol sa aming school. So, medyo may pagka-multilingual tayo guys. Saktong multilingual lang, wag yung masyadong mayabang na. Multilingual, hindi ho ganun. Multilingual lang ganun, period. Magchichikahan lang po muna tayo habang pinapalipas yung oras. Dahil hindi pa ako pwedeng mag-start magluto ngayon dahil medyo maaga-aga pa. So, pastime muna tayo by konting chika. Pero yung chika ho natin today, hindi kagaya nung dati na may shot. Masyado pa pong maaga rin para mag-shot. So, chika lang. Walang shot. Minsan ay namimiss ko ang Pilipinas. Gusto kong magbuko juice at isaw. Gusto ko nang umuwi ng Pinas para lang mag-food trip. At namiss ko rin yung mga kwek-kwek. Nakakamiss ang Pilipinas dahil sa mga nakasanayan ko ng mga pagkain doon. One day pag nauwi ako ay for sure ay mag-food trip ako dyan. By the way, ay may nagtanong ho sa akin kung kailan daw ho kami bubuo ng pamilya. Well, for me, isa ho yung decision na dapat ninyong gustuhin. Yung ganyang bagay ho ay kailangan paglaanan ng budget. At sa kasalukuyan ho ay wala pa po kami ng dalawang bagay na yan, ng kagustuhan at ng budget. Ang aking husband ho ay halos parating wala. Dahil nag-a-abroad po siya dahil sa kanyang work. At ako rin ho, currently a student. Meron pa po kaming mga bagay na kailangang i-prioritize. Wala pa po kaming plano na simulan ang ganyang phase ng aming buhay. Pero kung bibiyayaan ay bukas palad naman ho naming tatanggapin. Time check ho tayo, it's already 12 something. So magluluto lang ako for lunch. Magluluto lang ho ako ng broccoli. Magiging side dish. Meron ho akong niluto kahapon na iinitin ko lang. Ayun ho ang kagandahan kapag narami po ang inyong niluto. So, magre-reheat lang ho kayo hanggang sa maubos ninyo ang inyong niluto. So, yun ho ang aking gagawin. So, tara sa kusina guys at simulan na natin ang ating pagluluto dahil darating na ang aking husband. Chares! So, ganito ho ako magluto ng broccoli. Ito ho ay super simple recipe lang. Ganito ho namin gustong kainin ang aming broccoli. We will start with boiling water. And then kapag kumulo na ho yan, ay lalagyan ho natin ng salt. At ayan lamang ho ang ating mga ingredients na kakailanganin. Sobrang simple lang ho nitong recipe na to. Salt, pepper, paprika, olive oil, at syempre yung ating broccoli. Ayan ho ang ating setup-setupan. So, sisimulan ho natin by slicing the broccoli into slices based sa inyong preference. So, madali lang ho ito. Nasaan na ba yung kutsilyo, guys? Charis. Gusto na ho naming lutuin itong broccoli na to dahil baka ho ay bulok. So, lulutuin natin yan. Aagapan natin.
At ayan ho, as you can see, ay nagbo-boil na ho yung ating tubig na nilagyan ko ng salt. So ngayon ay ilalagay na natin isa-isa ang ating mga broccoli dyan. I-make sure natin na lahat ay na-soak natin sa tubig. I-off na ho natin yung ating stove. Pagkatapos hong i-turn off ang ating stove ay tatakpan lamang ho natin for 2 minutes. Matapos ho ang 2 minuto na nakababadge na sa tubig na mayroong salt, ay in-strain ko na ho. Sisimulan na natin siyang lagyan ng seasonings. So, madali lamang guys. So, ito ho ang ating pepper. Black pepper. Powdered, of course. Ayan. At isusunod ho natin ang ating paprika. Depende ho yan sa inyo kung gaano karami ang inyong gustong ilagay. Kami ho ay mahilig ho kami sa paprika, so medyo dadamihan ko po. Ayan. At of course, yung ating salt. Ayan. Ang huli ay ang ating olive oil. At halu-haluin ko lamang yan guys hanggang sa maging well combined. At ngayon ay mayroon ho tayong lalagyanan na nilagyan ko rin ho ng parchment paper. Ibubuhos lamang ho natin ang ating broccoli dyan. At ngayon ho ay ilalagay na natin ito sa ating preheated oven for 150 degrees Celsius for 5 minutes. Preferred po namin yung broccoli na medyo crispy pa, so 5 minutes lang ho. So far, ganun na ho ang kanyang itsura after 3 minutes. Magpiplating lamang ho ako guys. Unahin ko po yung plate ng aking husband. Ayan ho ang kanyang plate. Ayan, napakaswerte talaga niya sa akin. So ayan na nga ho ang aming lunch for today. Healthy-healthyhan ho tayo at bukas ay magja-junk foods na naman. Chares! So ayun ho, ay dumating na siya from work at magla-lunch lang kami. Hopefully ay magustuhan niya ang ating nilutong broccoli. Kaunta! So, what do you think of the lunch, papi? I enjoyed the lunch very much. But I enjoyed more the company. So dito ko na ho tatapusin ang aming vlog for today. Please like, comment, share, subscribe. Bye for now. Thank you.